What's up mga kabagis? Magandang hapon po sa inyong lahat. At para po sa video pong ito, sa araw na ito ay pag-uusapan po natin itong nakita natin sa Facebook, no? Ito ay post ng ating mga kapatid na Muslim tungkol daw sa KFC pork chop, no? Na alam mo naman natin mga kapatid nating mga Muslim ay hindi kumakain ng baboy dahil yan ay sa kanilang paniniwala na kapag kumain ka daw ng baboy ito daw ay isang haram. Mayroong mga ano kasi mayroong kasing mga parang food chain katulad ng mga inasal na sinasabi nila na nahahalo daw yung inasal na baboy sa inasal na manok at ayaw na ayaw daw nila yun, no? So, pag-usapan natin ngayong ano yan, ngayong hapong ito mga kabagis, no? At magandang ano to, magandang topic ko, no? Na ating pwedeng siguro makapagbigay tayo ng konting sharing lang naman, no? Ako mga kabagis, hindi po ako Muslim. Para kumbaga sabihin sa inyo, hindi po ako Muslim. Pero yung paniniwala, no? Yung paniniwala ng Muslim at sa amin, no? Medyo relate sa ibang paniniwala nila. Pero kami, kumakain kami ng baboy, no? Ang mga Muslim, hindi kumakain ng baboy. Okay, so, explain ko rin, no? Yan ang paniniwala ng mga Muslim na kapag kumain ka daw ng baboy, ito daw isang haram, no? Kung ipinagbabawal sa kanila na kumain ng baboy. I don't know kung ano, kasi noon pa yan, eh. Noon pa yan, matagal nang noon pa yan, pinaniniwalaan nila na kapag kumain ka ng baboy ay parang nagkakasala ka. Parang tawag doon, search nga natin kung ibig sabihin ng haram, no? Para haram. So ibig sabihin ng haram, forbidden, no? Pinagbabawal ng Islam sa kanila ang kumain ng baboy. Bakit kaya? Bakit ba mga kapatid nating Muslim pinagbabawal po sa inyo ang pagkain ng baboy? Siguro, no? Siguro, sa tingin ko ng mga panahon na nagkaroon ng mga gera, meron siguro silang nakikita mga baboy na kumakain ng mga tao, no? Yung mga taong namatay sa digmaan, na siguro may mga baboy yun, diba? Parang mga baboy ramon yan. Sa mga gubat-gubat niya, sa mga ganyan, sa mga kaputaga, sa mga bundok na siguro, mga namatay na hindi na kinuha ng kanilang mga kasamahan na nakita siguro nila na kinakain yung mga, ano, yung mga lamang loob siguro ng mga namatay, no? Pero, ang tanong is, ganito. Kasi marami sa ating mga kapatid na, ano, mga kapatid na Muslim na patuloy pa rin yung sinusunod dahil sa kanilang paniniwala, which dapat nating irespeto dahil paniniwala din naman yan. Pero ito lang sa mga kapatid kong Muslim na nakakapanood po ng video na ito. Kanino kaya po matutuwa si Allah doon sa mga hindi kumakain ng baboy pero mga asal baboy ang mga pag-ugali? O doon sa mga taong kahit kumakain ng baboy pero ang mga pag-uugali ay asal tao, no? Di ba? So hindi ka nga kumakain ng baboy pero yung pag-uugali mo at asal mo parang asal baboy, matutuwa kaya doon si Allah? Kasi ano na to, eh, sa panahon ng ating kapatid na si Jesus, no? Sa propeta, no? O propeta ng ano, propeta ng mga Muslim si Jesus. Para sa amin din ay propeta din 'yan. Sugo din ng Diyos 'yan. Ang pagkakaiba lang po sa paniniwala namin ng Muslim ay ito ang pagkain, no? Ng mga baboy pinagbabawal sa kanila kasi prohibited daw sa kanila. Kasi sa amin mga kabagis, hindi namin tinitingnan yung pumapasok sa aming mga bibig. No? Kasi ang baboy, pag kinain mo yung baboy, papasok yan sa ating tiyan.
matutunaw at magiging tae. Ang bantayan natin yung mga lumalabas sa ating bibig na hindi magagandang salita kung saan dyan ka magkakasalan. Yan para to sa ano sa ating mga kapatid na Muslim, no? Baka may mga kapatid tayong Muslim dyan na nagmumura. Dapat ang Muslim hindi nagmumura. Ang Muslim dapat hindi nalalait. Ang Muslim hindi, walang bisyo dapat ang Muslim, no? Sino sa mga Muslim may mga bisyo? Nagiinom. Ang taong naniniwala sa nag-iisang Diyos na si Allah, no? Sa amin si Allah ay Diyos na Ama. Pareho lang yan, isang Diyos lang yan. Dahil yan ang Diyos ni Jesus, ni Abraham, ni Jacob, ng mga naunang propeta. So ang pagkakaiba lang namin sa mga kapatid nating Muslim ay yan. Sa pagbantay sa pumapasok sa bunganga, yung pag hindi pagkain ng baboy. No? So, wag sana nating bantayan yung pumapasok sa ating mga bibig. Kasi pag pumasok yan, magiging tae yan. Ang bantayan natin yung yung lumalabas sa ating bibig na hindi magagandang salita. Dahil dyan ka talaga magkakasala. No? Yung pagmumura, panlalait, panlilibak, pagsasabi ng kasinungalingan. At kung ano-ano pa na hindi magagandang lumalabas sa ating bibig. Kasi kung hindi nga tayo kumakain ng baboy, pero ang ugali natin at asal ay asal baboy, no? Anong bang katangian ng isang baboy? Ang baboy ay pagkatapos mong linisan, maya-maya andyan naman, gumugulong na naman sa kadumihan, madumi na naman. Huwag sana tayo maging ganyan. Hindi tayo kumakain ng baboy, pero patuloy pa rin tayo sa paggawa ng mali. Patuloy pa rin tayo sa ating mga hindi magagandang pag-ugali. May kwenta kaya yung hindi natin pagkain ng baboy? Diba? Okay lang kung hindi kumain ng baboy. Basta, huwag maging asal baboy. Para yung pagsakripisyo at pagsunod dyan sa paniniwala na yan ay maging makabuluhan. Pero kung sinusunod mo nga yan, hindi ka kumakain ng baboy, pero ang ugali mo, ang asal mo, asal baboy, parang asal hayop, walang kwenta yung pagsunod mo. Yan, mga kapatid nating Muslim. Meron ba tayong mga kapatid na Muslim? Hindi naman lahat na ganyan pa rin ang mga pag-ugali. Na sana, no? Yung pag-ugali na hindi maganda, tanggalin natin yan. Yung mga bisyo nyo, at yung mga ibang kapatid nating Muslim na may bisyo, tanggalin nyo yung bisyo nyo. Para yung pagsunod nyo sa hindi pagkain ng baboy maging makabuluhan. Ibig sabihin, pinatunguhan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi madali. Marami kang kailangan isakripisyo, yung personal mong kaligayahan, yung mga bisyo mo, na hindi mo, kumbaga dati, lasinggero ka, babaero ka. Pero kung ikaw ay isang Muslim, na di ba, na minsan, pumapasok sa ano no sa bahay sambahan. Kung pumasok tayo sa bahay sambahan, yung mga hindi magaganda sa ating mga pag-ugali, iiwan niyo muna diyan, wag mo nang dalhin paglabas diyan. Kahit hindi nakikita ng ibang tao, nakikita naman ni Allah, nakikita naman ng Diyos na Ama kung ano yung mga tinatago mong hindi magaganda sa iyong sarili. Para maging makabuluhan, ang hindi mo pagkain ng baboy, huwag kang maging asal baboy, huwag kang maging asal hayop. Yung mga lumalabas sa iyong bibig, yan ang babantayan mo. Dapat wala kang huwag mo hayaan ang sarili mo na may lumabas sa iyong bibig na hindi magaganda dahil hindi matutuwa dyan si Allah. At walang kabuluhan na yung pagsunod mo sa hindi pagkain ng baboy. Yung hindi nyo pagkain ng baboy, mga kapatid kong Muslim, wala pong problema yan. Pero para maging makabuluhan yan, no? Huwag maging asal baboy. Huwag maging asal hayop sa mga pag-ugali, sa mga pananalita. Dapat gayahin natin yung buhay na makatotohanan. Ibig sabihin makatotohanan, mamuhay tayo sa tama. Ang mga pag-ugali natin hindi maganda, itama na natin yan. Umuwas sa paggawa ng mali. No? Kasi hindi naman lahat ng Muslim ay pare-pareho.
Meron nga ang ibang Muslim, pinupugutan yung ulo yung tao. Sinasabahan, pinasabi pa, Allahu Akbar. No? Hindi yan, ano, hindi yan totoong Muslim. Ano na yan? Yung, kasi maraming mga kapatid nating Muslim na hindi talaga, kinukundi na talaga yan. No? Kaya sa ating mga kapatid na Muslim na hindi kumakain ng baboy, pero sinasabuhay ang asal tao, may makabuluhan yan. Pero sa mga hindi kumakain nga ng baboy, pero mga asal hayop at asal baboy ang mga pag-ugali, sayang lang yung pagsakripisyo muna, hindi ka kumakain ng baboy. Okay, so dito lang po mga kabagis, no? At maraming salamat po sa panonood ng video nito. Sana po magpatuloy tayo sa pag-iwas sa paggawa ng mali, pati sa ating mga pag-ugali. No? Wag nating labanan ang paggawa ng mali. No? Hindi mo malalabanan ang paggawa ng mali, kundi ang gawin natin ay iwasan natin ang paggawa ng mali. Dahil dyan natin maiwasan na huwag tayo magkasala. Pag nilabanan natin yan, matatalo tayo dyan. Ang gawin, iwasan. Okay?